full of warmth. Ilalim mo sa kalulog mo. What? Napuntahan namin dati, pero iniba na po yung pangalan niyan. No. Ito po yung dating, kung maalala niyo yung pinuntahan namin campsite na may nagbangka kami. Yeah. Medyo masikip lang po ang daan dito at medyo winding. Kaya kapag may nakasalubong, ayan, katulad niyan. Talagang tatabi. So yung campsite po na pinuntahan namin, gaya ng sabi ko na nagbangka po kami, ito po yun. Aray, oh my gosh! Yung nagbangka kami ni Glenda, wala pa po si Kurt nun. Pero ito pong campsite na to, pwede na po ang car camping. May daan na po sa kanilang papunta mismo sa kanilang campsite. No? Kaya ito pong dinadaanan namin, ito po yung mismong road na papunta po doon sa kanila, hindi na po yung doon sa kabilang side ng lake. Yung kasi yung sabi ng may-ari, no, baka yung isang daan ng daanan nyo or puntahan nyo, oops, baka mapunta kayo doon sa kabilang side ng lake. Barangay San Antonio! Pagdating po namin malapit dun sa campsite, magpapalipad po sana ako ng drone. Nice po sana namin ipakita sa inyo yung bagong daan na ginawa nila papunta dun mismo sa campsite. Ngunit, ito po ang nangyari. Mas malas naman talaga. Ito po yung mysterious na pagbagsak ng aking drone. Na palipad na po siya, no? Bigla na lang po siyang nakat din yung video. At dito po sa kanyang pagtaas, sinigurado ko na wala pong tatama ang wire at kahit na anong obstacle. Bumagsak bigla. Narinig ko nga, may bumagsak. Kaya ko. Wala naman tinawaan. Luwag na nung pinaglitaran. Wala bang tinawaan ibon? Baka nga ibon. Sira. Hindi tayo makapag-drone? Wasak yung ano, wasak yung, ayan o, lahat, wasak. God, tinamaan ang ibon. Ayan o. So, goodbye? Bigla na lang bumagsak sa gilid ko. Sabi ko, may nag-drone. So, ayun na, may signage. We have arrived now. Okay, good morning po. Dito po yung Amara. Diretso lang po. Diretso lang. Salamat po. Mag-
bagsak eh. Akala ko naman ba to? Kasi parang ang lakas tapos nakasara yung pinto natin. Kasya ka ba dyan? Kasya. Nako, nakwento ba sa'yo ni ano? Oo nga, lungkot-lungkot ka nga eh. Kaya nga. Kabit mo na rin to, para hindi ka na magbabaklas mo na yan yung sail truck. Okay, kabigat nga lang. Nabitin. So nabitin. Wala ng baterya, yung bagong baterya nung aming air mattress. So may baterya sa para doon sa pump, naubos ang baterya. Pero don't worry. Kasi meron naman kaming pang charge na Bluetooth AC180. Ito po ay may 1,800 watts na pure sine wave inverter. Ibig sabihin, pag pure sine wave, wala kayong dapat ipag-alala sa mga sensitive na mga electronics nyo. Katulad nito, yung battery nito, no? So, i-charge ko siya. Pindutin natin yung power. Yan. Tapos, ito naman, USB Type-C charger. Yun, dun lang. Ano siya? Maliit lang. Oo. Ano lang yan, wala yan. Hindi makikiliti yan. Ay. Kahit hindi ko na siya tanggalin pala.
Parang mali yung app na yun. Gitna na siya, pero hindi pa gitna. Masyado. Ha? Huh? Ayun yung mga nasira. Oh. Ayan. Gimbal, sensor, bla bla bla. Makikita pala yung sa checklist. Oh, may mga missing parts. So, ito po nangyari sa drone namin. Ayaw gumana. Kailan mo ito? Nasa taas na bigla nilang lumunggapak. Oo, ay nabutas yun. Tapos ito, yung mga yan, ito to, umangat. Binalik ko lang. Pinamaan ang ibon, no? Tapos ito, umangat din yan. Saan yung mic? Ayan, o. No? Ito, yan, yun. Tingnan mo, sira. Pero nag-record pa rin siya, kaya gagawin ko. Human drone. Ako na lang muna mag-drone. Tingnan mo dun sa battery, ay sa monitor kung sa... Aka, drone. Yeah! Kababa nga lang. Nag-record ba siya? Nag-record? Nag-record ba siya? Oo, oh, yan. May ikot, oh. Drone. Drone? Oo, tingnan mo. Nag-side ano pa, oh. Oo, oh, yan, oh. Diba? Panis! Sensya na po. Hindi ko mapapalipad yung drone ko. Oh, babalik pa yan, babalik pa yan. Oh, oh. Nagsisirkel po. Oh. Yun, oh. Hindi ba maalog? Oh. Oh, lalapit pa yan. Oh. Tingnan mo, tingnan mo. Oh, yan, lalapit sa'yo. Tatama, tatama. Point. Mula naman dun sa kinalalagyan ng aming tent, matatagpuan nyo naman yung pinaka-CR nila. Kaya kahit magising kayo sa madaling araw, okay na okay lang. Same location din ng mga CR, nandun din yung laboratory. At sa likod nun, yan yung mga CR. Magaganda naman yung mga CR nila dito, mga disente naman. Merong magkahiwalay na pambabae at panlalaki. Dun naman sa harap ng mga CR na yan, may mga rooms naman dyan na pwedeng rentahan. Kung meron kayong mga kasama na ayaw mag-camping, maganda yan dyan sa pwestong yan, maganda yung view. Medyo maliit lang yung kwarto nito compared dun sa pinuntahan namin na kwarto nila si Ron. Pero maganda rin naman, no? Pati yung mga CR din nila dito, magaganda rin. Isa pa ang kaabang-abang na magandang tanawin dito ay ang napakaganda nilang sunset. Talaga namang marirelax kayo dito habang kayo ay nakaupo sa isang komportableng chair. At pinagmamasdan ang unti-unting palubog na araw dito. Oo. Matahalos. Matahalos. Ma'am, ilagay niyo lang. Kailangan meron tayong ano, sa pinsa
Time for a barbecue. Mainit, mainit, Trey. Trey, Trey. Bangus. 10 to 12 minutes lang. Depende sa size ng tsaka syempre sa level ng ano. Ito medyo nakadikit. So, ala. Maliit lang yung ating ihawan eh. Bakit mo gusto niyo yung sunog? Ano pa ah? Ay, parang gusto ko talaga. Kaysa ano? Buna. Kasi malutong. Ay, oo. Malog. May nilagay ako dyan eh. Ah. Sikreto? Oo, sikreto na. Naamoy niya yung barbecue. Bawal ka eh. May beer yun. Bawal sa kanya, Carly? Hindi ko siya pinapakain ng kahit ano, salt, pepper. Raw lang siya na natural. Ah. Kasi po ano eh, mas matagal buhay nila kapag sabi nila. Kasi ano daw, yung kidney nila tsaka ano, hindi makokompromise. Kaya pala lang ano, yung amo ko noong si Sir Joel, yung fans, yung aso niya si Jessica, raw ang steak. Oh, tsaka mas madali pong magpakain ng raw kasi straight from freezer, ibibigay mo. Hindi mo na ipe-prepare. Mas healthy pa sila. Ito nga po ano eh, dalawang taon nang hindi nagwa-vitamins. Eh di ba usually po ano, pinagwa-vitamins sila? Never na siya nag-vitamins. Kasi lahat makukuha niya sa kani. Pero dapat may percentage. Kunyari po yung weight niya is, ano bang weight ni Kurt? 37 siguro, 35. Hindi na namin na ano, last year pa. Mga 37 kilos siya. 2 to 3% ng body weight niya ang ipapakain no. sa kanya. So, almost 1 kilo or 1 Quiet. Kilo siya, di ba? Ano? Sleep na. Dito, kailangan 80% ng 1 kilo is pure meat. Tapos 10% innards. Doon niya makukuha yung mga vitamins, minerals niya. Iron, yun. Tapos sa buto, calcium. So, kaya hindi na siya nagka-vitamins. Kaya kumpleto. Laki nga niyan, parang mayon. So na, ito na po ang aking favorite. Oh yes, palitaw. Bye-bye ikaw. Thank you po, Ma'am Lynn. Napakasarap na ito. Bango na, amoy ko. Ano pa? Palitaw. Tingin pa po isa. Busog na yata. Tep, huwag na isa. Hubusin mo na yan. Naiinom yan. I'm breaking Pati? For the weekend. Pati? Ang maganda dito sa, may freezer silang pinapagamit. Oh. Alam. Pwede ka makakawa. Pwede nga doon kami maglagay. Doon. Eh? Oh. Ito, nanonood ng isang vlog. Yung ano, Vanilla Jimmy. Na yung makasabay natin sa Camp Owl. Huh? Sabi ni Ate May, nakita daw niya. Ayun, nakaputing Jimmy katabi natin. Oo. Oh. Shout out po. Mga maganda yung vlog nila. Shout out po sa ano, Vanilla? Vanilla Jimmy. Vanilla Jimmy. Oh. Alright. Ito po ang aming setup dito sa loob ng tent. Ang sarap pala ng mataas na bed. Tapos ito yung electric pa namin. Simple lang. Ayun, malamig. Malamig dito. Gusto mo sa labas ng sasakyan niyo. Lamig-lamig mo na.
Meron akong candle warmer kasi. Instead na sindihan ko yung kandila para less usok. Medyo may langaw kasi tsaka lamok eh. So, at least yung citronella matataboy niya yung mga langaw at lamok. Dami na kasaksak sa bluwete namin. Kagabi, sinaksak lang namin yung... So ngayon, dami na kasaksak, nag-charge lahat. Pati rin. Para mamaya, kahit maubos to. Makakain din tayo. Siguro mga ano, nakawalong beses nang namamatay yung apoy ko. Ah, sarap niyan ah. Nagre-reklamo. Ano to, blueberry? Cream cheese. Blueberry cream cheese. Blueberry cream cheese? Kasi wow. Kasi favorito namin yung... You know, blueberry cream cheese sa Belgian waffle. Belgian waffle, so pero hindi siya waffle. Parang ganun din yun. Iba lang yung shape. Okay. Yeah. Tapos with matching hot chocolate. Yan. You know. Sarap. And ano yan? Taka mo. Wala, sabi dito, wala siyang ano, water and sugar lang siya. Walang ibang ingredients. Yan na. Shout out sa ating mga nanonood sa atin dito. Nakasabay namin mag-camping sa Amara Lake House. Si Sir Kim. Yes. Yan. Nga may kasabay kami. Oo. Oh. Saya kapag may thank you, thank you. Thank you. Who's that? Dami friends? Loko ko, Kurt, ah. Niyakap-yakap mo na siya. Surf dito? Check. Wala na ako nakatulog sa loob ng check. Extender check. Natin, Mac, ng tanghali. Oo nga. Okay. Kasi ang hangin dito, sakto check. Lang check. Yung hangin. Check. Sinasamantala lang natin ang... Solo na po namin ang campsite. Ito yung in-expect namin dito, yung medyo malakas na hangin. Hindi siya ganun kalakas, pero tamang-tama lang. Hindi siya katulad nung una natin. Oo, nung una, malakas talaga yun. No? Pero dito kasi sa area to talagang ma-windy siya. No? Windy. Alam mo ha? Lasing ko ng umaga. Nabuntis na.
lahat ng kumot. Yung blanca, kumot, bedsheet, pillows, pati damit natin sa isang bag lang lahat. So, eto na, ibabacuum na niya. Suction na lang ito, isasak na lahat ng hangin sa loob. Gamit ang Blue Yeti, yan. Maliit lang pala yun eh. Ay, sa wakas, nakabuti bago nailigpit yung tent bago umulan. Ito na, ang aming breakfast. Ilagay mo na ang hinihintay ko. Uy, blueberry. May ano pa pala. Blueberry. Parang ano sa lang, parang sa ano lang ah. Yan, pancake house. Okay. Yun oh. Parang mas mataas yung sa'yo. Mapayat yung sa akin, mataba sa'yo. Kaya mo ah. Gusto mo isa pa. Yeah. Chokla. Kain po. Re-reklamo ka pa eh. Ay, biglang umaraw. Eh di wow. Mamaya-maya po, kami po ay lilisa na rito sa napakagandang lugar na to. Magbe-breakfast muna kami. Bago mag-lunch, aalis na kami. Hmm.